Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. And if you're a cross watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa mga nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Let's start your reading. Again, this is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. For personal reading and iba pang channels natin, nandiyan naman sa description box. Pakicheck na lang. Okay, I can see with the Nine of Swords, the Hermit, okay, meron kang mga tinatagong problema, no? Meron kang mga isipin, meron kang mga tao na parang, ano yung iba sa inyo gustong, feeling may itong mga taong-taong makakatulong sa isa problema mo, but they're not making any movement, or maybe hindi, wala ka na ha, papala sa kanila. Maybe you're waiting, pero alam mo parang wala kang hinihintay. Three of Wands, maybe yung iba sa inyo nahihiya maggawa ng move regarding dito. Yeah, a lot of drama with the Nine of Swords. Iba sa inyo, ang dami mo talagang problema. Parang bago ko matulog, iisipin mo pa itong mga problema na ito. Nakikinig ka ng tarot reading in a way na parang maging guide mo na rin, or yung iba pampaantok lang kasi hindi mo alam kung paano susolusyonan yung mga problema na yun eh. And marami kang pangarap sa buhay, pero ang dami mong bigat na nararamdaman ngayon, stress, problema. Okay, with regards to your person, sino ba itong kakonek mo? For fire sign, please. Person na kakonek mo for fire sign. Person na kakonek mo for fire sign. Okay, this could be someone from the past. Nagkakaroon ang ending sa inyo ng person na ito with the tower. Five of Cups, sobrang nalulungkot siya regarding sa ending na nangyayari sa inyo. Scorpio energy with the Death card. Ayan. Sobrang, alam mo yon, parang pagod na pagod na. You could be dealing with the water sign. Pagod na rin itong taong to eh. I feel like mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. This could be someone na the King and Queen of Cups is here. So you could be dealing with your twin flame, your soulmate. Siya yung taong nagbibigay ng advice sa'yo para maging mas better kang tao. Kumbaga, may mga times maybe in the past nagagalit siya pag di mo sinusunod yung bagay na gusto niya kasi yun yung makakabuti para sa'yo. And itong person na ito, siya yung tipo ng tao na ipupush ka niya na gawin yung mga bagay na ayan, makakapagpa buti pa sa'yo, no? And maybe ganun ka rin naman sa kanya kasi umayos din naman siya mula nang makilala ka niya. And sobrang nasasaktan siya. Kasi maaaring nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Yeah, the Three of Swords is here. This is, this person is really brokenhearted. Trying to move on. Ano nasa isip ng person na ito? Sorry, magsimula muna tayo sa'yo. Ano nasa isip mo at emotions mo patungkol sa person na kakonek mo, spirit guides, angel guides? Nasa isip mo at emotion mo patungkol dito sa person na kakonek mo, na high priestess, ramdam mo na may special connection sa inyong dalawa. Masa totoo lang, ang focus mo naman kasi ngayon is the Ten of Pentacles, money, career, material things.
may mga gusto ka pang makuha, mabili, yan, iba sa inyo, pagod ka pero nagbabrowse-browse ka pa ng mga mabibili, ano, sabi, kung hindi man mabibili online shopping na, kung may window shopping, ikaw yung tipong scroll-scroll lang, add to cart, pero hindi naman chine-check out, parang ganun, may ugali kang ganun. But the Page of Cups, I feel like, emotionally kasi pagod ka na eh. Pagod ka na. Mahal mo tong taong to, pero hindi mo alam kung paano i-handle yung pagmamahal mo na yun sa kanya. Kasi, masyado na naging magulo. I can see water sign. Could be dealing with the water sign. Ano naman ang nasa isip niya at emotions niya towards you? The Page of Pentacles is here. Karma. The shadow side is at the bottom of the deck. Hindi talaga siya okay eh. Parang hindi pa siya kontento. Parang may mga gusto pa siyang makita mo, explain sa iyo, malaman mo. Maybe may mga plano siya na parang gusto niyang maintindihan mo. And itong person na ito, gusto kanya makita. May mga tao siyang iniiwasan at nilalayuan ngayon. I feel like yung person is dealing with his or her karma. Okay. So, ano siya ngayon? Kung ikaw ay namomblema, mas parang nakikita natin masigit yung problema ang nasa sa kanya. And, tinatry niyang harapin ito. Ito person na ito, no? Pero parang natatakot siya, nahihiya siya. Mm-hmm. May mga regrets siya sa totoo lang. And also, this person is trying to move on. Tinatry niya mag-move on regarding sa'yo, sa connection ninyo. Yeah, regarding this ending. Ten of Swords. What will happen in the near future sa connection na ito? Some sort of... Yung iba sa inyo, this could be an ex. Ang daming ending na nangyayari. Okay. In the near future, you do have here the Magician and the Seven of Cups. May naririnig akong parang, I don't know kung may katabi ka bang tulog. This could be a reading. Parang may naghihilik or may, basta may humihinga sa tabi mo. Yeah. The Seven of Cups and the Magician and the King of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn energy. May mga movement kang gagawin in the future na para mas maging mas develop ka pa. May mga material na bagay kang pwedeng bibilhin para sa sarili mo, para mas ma-improve pa yung sarili mo. And nakikita natin na mas magfo-focus ka sa pera dito. Pagdating sa person mo, you're not so sure about the connection. Ino-open mo na hindi ang sarili mo sa iba, parang ganun. Yung iba sa inyo, you're trying to cut off your person with the King of Swords. Sinatry mo siyang i-cut off. And you're trying to walk away at lumalayo ka dito sa person na ito. Pero yun nga, parang naghihintay ka na hindi kasi hindi mo rin naman alam ang gagawin mo kung just in case tumating ang taong ito. So, how about your person? Masyado na magulo. Alam mo, ang dami niya problema talaga eh. The Nine of Wands. So, ito talaga yung focus niya in the near future. The Ace of Pentacles and the the Page of Swords. I can see new person, new people sa buhay mo na possible dumating sa'yo ulit. Pero hindi ko nakikita magtatagal or it's just like a flirty lang yung energy, no? And, may narinig na naman akong huminga ng malalim. This could be a reading. The Five of Wands is here. So, pagdating sa connection ninyo, Aries, Leo, Sagittarius energy, nakakita tayo ng pagkakagulo. Like yung kung may soulmate connection sa inyong dalawa, nagiging magulo pa kasi parang may mga kanya-kanya pa kayong dapat ayusin sa mga sarili ninyo. And may mga bagay pa kayong gustong ma-accomplish na nang wala ang bawat isa. Kung mag-sari-sariling accomplishment ito. Okay, so yeah. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.